Hallo Kollegas, Dienstag Beach. Makikita nyo po dito sa Dienstag Beach, pag binuksan nyo po siya, ganito po siya. Yan. Paano po magsimula? Buksan nyo lang po yung viewport folio. Makikita nyo po dito yung ibang klase ng coins na pwede nyo po i-convert. Siyempre, paano po magsimula? Kailangan po ay mayroon po kayong peso wallet balance para makabili po kayo ng coins na gusto nyo i-convert. Paano nga po ba tayo magsisimula? So, syempre, bibili po tayo ng coins na nasa pinakamababa niya. Katulad po ng SRP. Ngayon po, mababa na po yung SRP. Nasa 38.49 na lang po siya. Hindi po katulad dati na nag-range po siya ng mga 40, 50, 60 at umabot pa po ito ng 72.90 before. Kaya ngayon po, pwede kayong bumili kung gusto nyo po dahil hindi po natin alam kung kailan po ulit siya tataas. Ako po, nung meron po akong peso wallet balance, bumili po ako nitong KNC. Yan po. Papakita ko po sa inyo yung aking history. Binili ko po ito nung mababa po siya. Ako po ay nakipagsapalaran lamang po. At kung hindi ko po in-expect na dataas siya. Yan po siya. In one KNC, is nag-range po siya ng 82.26 nung binili ko po siya. Meron po akong 1,500 pesos na kinonvert into KNC. At nung kinonvert ko po yan, naging 1,300 na lang siya. So yung 1,500 ko, naging 1,300. Dahil pag binili mo po siya, ay mas mababa ang magiging peso balance mo. So, ang ginawa ko po ay hinintay ko lamang po itong tumaas. Yan po. Makikita niyo po siya dito sa history. Meron na po akong mga converted into PHP. Ito po yung February 5. Meron po ako na-convert into PHP na 381 pesos. Dahil tumaas po siya no February 5, naging 102 po yung rate niya. So yung binili ko siya ng 82, naging 102. So ang ginagawa ko po dito ay yung 1,500 ay iniiwan ko sa KNC at pag tumataas ay kinoconvert ko yung sobra sa 1,500. Parang yung sobra sa 1,500 ay yun yung pinaka-tubo ko. Kaya, ayan. Nakikita nyo sa history ko, meron ko na-convert na 381 in February 5. Meron naman ako no February 17, meron ako 160 pesos. In March 2, meron ako 100 pesos dahil tumaas siya ng 122.06 sa isang KNC. Meron din ako noong March 2, nag-convert ulit ako dahil tumaas ulit siya. May 100 pesos ulit ako. In March 3, meron ako 60 pesos dahil tumaas ulit siya, naging 133.75. In March 4 naman ay meron ako 46 pesos among converted kahit tumaas ulit siya. At ngayon po, March 8, tumaas po ulit siya in 153.09 kaya may na-convert po akong
hanggang 67 pesos. So, in total po, ang lahat po nung yan ay may kinubo na po ako na may kinubo na po ako in peso na 1,014 pesos. Kaya po, meron na po ako ulit ng peso wallet balance na 1,000 at the same time, I mean, ay yung pinuhunan ko na 1,500 ay nandito pa rin sa INC. Makikita nyo po, yung rate po niya ngayon is napakataas na po compared sa binili ko siya in 82 point something. So ito na naman, in 36 pesos, pwede ko siya ulit i-convert dahil tubo, pinaka-tubo mo niyan. Para mag-convert, ganito lang ang gagawin. Punta ka dito sa cell. At kung magkano sobra dun sa PHP, dun sa kliyente mo, tulad na may 36 pesos ka. Ito. At saka mo siya, slide to convert. Pumasok na siya sa peso balance mo. Kaya yan, nagtaga na siya. 1,050 pesos na ang wallet balance ko.